Hello guys, mga ka-home base! Welcome back to my channel. My name is Chad Godoy and for today, we're going to talk about the most important virtual assistant skill you will ever have. Alright, maraming nagtatanong ano ba yung pinakamagandang skill na matutunan as a virtual assistant? Copywriting ba? Like social media management ba? Email marketing ba? Funnel building? Website creation? Programmer ba? Like yung nagde-develop ng mga application, ng mga apps for clients? Or marami pa, blogging skills, writing skills, tweeting skills, or Pinterest management ba? Ano ba yung pinaka-importanting skill na hinahanap ng client as a virtual assistant? Para po sa akin, yung mga nabanggit pong skill above is not the most important skill you will ever have as a virtual assistant. The number one skill you will have po as a virtual assistant is the skill to pay attention to details. Yung po yung medyo na-overlook po ng market pagdating po sa skill development is yung paying attention to details. Kailangan po magaling kang makaspot ng attention ng sa details. Ano ba? Tinagalog mo lang eh. Opo, kasi yung pag nagpe-pay attention ka po kasi sa details, like a client instruct you to do something and he made a video recording of himself trying to give you instructions, and if you're not paying attention, syempre yung client mo mata-turn off. Okay, hindi lang po yan doon, like if you are a copywriter and you are looking dun sa mga detalye ng ginagawa mo, talagang tinitignan mo yung detalye ng ginagawa mo to make it the most perfect as you can. Hindi ko naman sabing i-perfect mo eh. Basta ilagay mo yung mga important detalye, hindi mo dapat mamiss yung mga important thing detalye about your copywriting business, syempre matutuwa si client sa'yo. Hindi lang yon, pag sa social media management, pag inaayos mo yung kalendaryo, like, as detailed as possible, syempre matutuwa si client niyan. Kasi alam mo yung ginagawa mo eh. Pag nagpe-pay attention ka sa details, anong napopromote mo? Unang-una, napopromote mo yung sarili mo na alam mo talaga yung ginagawa mo. Diba? Pangalawa, yung customer satisfaction mo, yung client satisfaction mo, mataas. At alam nyo naman po, pag mataas yung client satisfaction or yung customer satisfaction, diba? Pag mataas ang client satisfaction mo, yung retention ng client, yung ability ng client, or yung chance ng client na magstay sa'yo sa service mo is mataas. At yun po yung dapat na kailangan i-achieve mo as a virtual assistant. Kasi kapag mataas ang client satisfaction at na-retain mo si client mo, the more what? The more money you will have. That is a fact. Okay? Hindi lang yung pagandahan ng copy, pagandahan ng ganito or ganyan. Kailangan yung client satisfaction mo, ano ba yung hinihingi ng market sa'yo, ano ba yung importante sa kanya, kailangan nakita mo yon. At kailangan, syempre, pag mataas yung pag-pay attention mo sa details, mataas yung response mo, di ba? Mabilis ang response. Kasi alam mo yung ginagawa mo eh. Alam mo yung detalye ng ginagawa mo. As a customer service, pag may hiningi yung client ng client mo, di ba? Pag nag-asya ng refund, nakita mo agad yon because you're paying attention to details or you're paying attention to the person who is asking for your help. Syempre, maganda yung response mo. At pag maganda yung response mo sa client ng client mo, yung response ng client mo sa'yo, mataas din. Maganda din. So that is one of the number one skill you have to develop is to paying attention to details. Okay, if you are newbie, pag mag-a-apply ka, meron dyan sa job description, meron silang pinapasabi sa'yo na kailangan mong banggitin in order for you para mabasa yung proposal mo. Kaya nga nila hinihingi yun eh. Like, say this one word in front of your proposal para makita ko na nagbabasa ka talaga. Yun yung hinahanap ng client. Diba? Hindi nila hinahanap yung pinakamagandang copy, pinakamagandang video editing, pinakamagandang content creation. Ang hinahanap nila is willing ka bang ibigay yung kailangan ko? Nagpe-pay attention ka ba sa detalye? So, yun yung dapat na i-harness mo as a virtual assistant. At pag ginawa mo yun, you will have a better client satisfaction and a better client retention kahit taon
sa'yo at sa'yo pa rin pupunta si client. At magtataka ka bakit ka na binibigyan ng bonus, bakit ka tinataas yung presyo mo, bakit hindi nila pinipili yung iba. Kasi nga, ginagawa mo yun ng tama yung trabaho mo kasi nagpe-pay attention ka sa details. Lahat ng detalye inaalam mo. So yun, if nakakita kayo, nakita nyo yung value dahil nagpay attention kayo sa mga detalye na sinabi ko, you can hit the subscribe button and click that notification bell icon in order for you to get notified on my next video. Maraming salamat po. Again, this is Chad Godoy and you're watching Chad's World. Bye guys!